Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. So, ang video ito ay part 3. So, part 3 na, hindi ko kalain na aabot tayo ng part 3. Anyway, 5 kilowatt off-grid solar power system setup ni Kulas. So, gusto ko lang magdagdag ng additional information, additional idea regarding sa ganitong klaseng system. So, 5 kilowatt off-grid solar power system setup, ilan ang kayang paganahin at ilan ang kayang i-produce na electricity araw-araw. So, kung interesado ko sa topic natin for today, ay panoodin mo ang video nito. So, as usual, bago natin simulan ang video, magdi-disclaimer na muna ako na hindi ako isang eksperto sa solar power system. At the same time, wala akong kumpanya, hindi ako contractor, at hindi ako nag-i-install ng solar. So, ang main purpose ng video ito ay gusto ko lang i-share yung pansarili kong idea base sa aking pansariling opinion at pansariling experience. So, magkakaibang tao, magkakaiba ng pagkakaintindi, magkakaiba ng pananaw. So, most probably, ang video ito ay para dun sa mga interesado or curious regarding sa setup na ganitong klase. So, balik na tayo sa off-grid solar setup ni Kulas. Meron siyang 14 na 450 watts na solar panel, 5 kilowatt inverter, at 8 pirasong battery. So, I assume 12 volts, 200 ampere hours each yung baterya. So, ilan nga ba ang kayang paganahin ng mga appliances? Ilan ang kayang i-produce na electricity araw-araw? So, kailangan tandaan natin na ang consumption ng electricity ay may unit na kilowatt hour. Ngayon, balikan natin yung tanong kanina, ilan ang kayang i-produce na electricity? Meron siyang 14 pieces na 450 watts na solar panel. So, 14 times 450 is equals to 6,300 watts. Gaya ng sabi ko, ang consumption ng electricity ay may unit na kilowatt hour. So, yung 6,300 watts, imumultiply natin sa 5 oras. 4 to 5 hours kasi yung average peak sun hours natin dito sa Pilipinas. Hindi naman kasi buong daytime ay nakakapag-produce ng 100% efficiency yung ating mga solar panels. So, 6,300 watts times 5 hours is equals to 31,500 watt hours or 31.5 kilowatt hour. So, assuming, multiply pa natin siya sa 80% efficiency. So, 31.5 times 0.8 is equals to 25.2 kilowatt hour. So, finactor out natin yung efficiency ng mga solar panels. At the same time, yung mga tinatawag na losses, pwedeng losses sa mga wires, losses sa inverter, yung pag-convert ng DC voltage to AC voltage, etc. etc. So, sa ganitong computation, meron tayong 25,200 or 25.2 kilowatt hour. Pero kailangan nating isipin na ang kanyang inverter ay 5 kilowatts lamang. Ibig sabihin, yung output na 6,300 watts ng kanyang 14 na 450 watts na solar panel ay hindi posible. 6,300 is not possible. Dahil nga 5,000 watts lang or 5 kilowatt lang yung ating inverter. Sabihin natin 100% kayang mag-produce ng output yung ating inverter ay 5,000 lang, hindi pa pwedeng 6,300. So, sabihin natin yung maximum ng inverter is 5,000 watts. Imumultiply ulit natin siya sa 5 hours. So, 5,000 watts times 5 sun hours times 80% is equals to 20 kilowatt hour or 20,000 watts hour. So, itong nakuha natin na 20 kilowatt hours or 20,000 watts hour ay mas malapit sa katotohanan. Anyway, estimate lang naman to, kaya pwede nating sabihin na 20 kilowatt hour to 25 kilowatt hour per day ang mapuproduce ng off-grid system ni Kulas. So, during daytime, sa umaga, kapag may araw, yung ibang electricity na ma-harvest ng solar panel ay ginagamit o kinoconsume. Pwede nga magbukas ng TV, ng electric pan, ng refrigerator, at iba pa mga appliances sa bahay. Yung iba naman na sobra ay napupunta sa pag-charge ng battery. So, merong 8 pirasong battery ay assume 12 volts times 200 ampere hour each, makakakuha tayo ng 19.2 kilowatt hour. So, assuming lead acid battery, 50% lang ang pwede nating discharge, 50% lang ng 19.2, so 19.2 kilowatt hour divided by 2 is equals to 9.6, 9,600 watts hour lang ang pwede nating konsumuin. Yun yung battery capacity na gagamitin natin sa gabi. So, balik tayo dun sa solar harvest natin, yung na-produce natin gamit yung ating computation kanina. 20 kilowatt hour yung total production. So, more or less kalahating porsyento ay ibabato natin sa baterya. Yung sukli doon sa 20 kilowatt hour, yun yung ating i-consume dapat sa umaga, during daytime. Kasi yung 9,600, pang ano na yun eh, kumbaga pang charge na yun sa battery, assuming na
buong magdamag ay mauubos natin yung battery capacity. Yung 50% na depth of discharge, yung 9,600 watt hours ay kukonsumo rin natin sa gabi para masulit natin yung 20 kilowatt na production. So kasi pag naka-solar ka na, yun yung iniisip mo, kailangan makonsumo mo yung na-harvest mo kasi sayang nga. Kaya kapag ka-overkill or masyadong malaki yung system setup mo dun sa daily consumption mo, ay sayang. So 10,400 watts hour yung kailangan niyang konsumuin buong maghapon. At the same time, 9,600 watts hour yung capacity ng baterya. Ngayon, for example, hindi naubos. 4,000 lang or 5,000 lang yung nakonsumo mo sa battery. Tapos kinaumagahan, magcha-charge na naman yung baterya. Saglit lang yung magcha-charge kasi konti lang yung nabawas eh. So ibig sabihin, mas marami kang kailangan konsumuin sa umaga. So kapag hindi mo nagagamit, hindi mo na ma-maximize ang solar panels harvest mo, masasayang ang iyong electricity. Isipin mo na lang yung gripo nakabukas tapos may nakasahod ka na balde or may timba ka tapos puno na yung balde mo, umaapaw lang yung tubig, tumatapon. Parang ganun lang din yung baterya natin. Since puno na yung ating battery tapos wala naman tayong masyadong load during daytime, ay natatapon lang din yung ina-harvest natin, yung 14 na pirasong 450 watts na solar panel. So sayang yung kuryente, sayang yung electricity na naipoproduce. So napaka-importante kapag magsi-setup tayo ng solar power system, lalo na off-grid, kung gaano kadami, gaano kalaking power ang ating kakailanganin para sa ating appliances. At the same time, kung kailan natin gagamitin, kung during daytime ba natin kailangan ng mas mataas na load or during nighttime. Pero syempre, alam naman natin na ang number one factor na makakapag-decide talaga kung gaano kalaking setup ay yung budget natin. Magkano ba yung gusto natin or kaya nating gastusin para sa solar power system setup na gusto natin. So syempre, mas okay na rin kung pasobrahan natin ng konti kesa naman kulang. Huwag nga lang masyadong sobra kasi additional expenses yan. Like for example, magdagdag ka ng madaming solar panel pero hindi mo naman nakukonsume yung na-harvest niya, di ba? At the same time, yun lang yung capacity ng inverter mo. So anyway, I hope you get what I mean. So dapat computein talaga. So ngayon, balik na tayo sa frequently asked question. Ano ang kayang pag-anayin ng ganitong setup? So syempre, kapag consumption ang pinag-uusapan, kailangan alam natin yung ating load, power rating, at the same time, kung ilang oras natin gagamitin. At since meron na tayong variable, 20 kilowatt hour na yung naipoproduce natin. So sabihin na natin, gamitin natin yung appliances na aircon na lang. Dalawang aircon na 1.5 horsepower. So 1.5 horsepower, i-convert natin sa watts para ma-compute natin kung ilang oras natin kayang gamitin. So 1.5 horsepower times 746 watts is equals to 1,119 watts. So dalawang aircon na 1.5 horsepower. Ang total noon 2,238 watts. So assuming yung ating system ay nakakapag-produce daily ng 20,000 watts hour or 20 kilowatt hour. So i-assume na rin natin na every night buong magdamag ginagamit natin yung baterya natin at kinukonsume natin yung 50% capacity ng battery. So balik tayo, 20,000 minus 9,600 yung battery capacity, may matitira na lang tayo na 10,400 watts hour. So 10,400 watts hour divided by yung total load natin, dalawang aircon, 2,238. So meaning magagamit natin yung dalawang aircon sa umaga during daytime ng 4.64 hours. So more or less 4/4 oras during daytime. So yung aircon example natin dito ay regular compressor lang, tuloy-tuloy yung andar, maximum power lang lagi. So hindi siya inverter type. Kasi yung inverter type may variable frequency drive. So bumabagal, lumiliit yung konsumo. So depende sa temperature ng room. So ito, sa example computation natin, dalawang aircon, tuloy-tuloy lang yung andar, regular compressor aircon, full power lang. So same computation, gamitin natin yung nakuha natin, yung mas mataas na production, yung 25,200 watts hour production ng ating system. So 25.2 kilowatt hour minus 9.6 kilowatt hour is equals to 15.6 kilowatt hour. So 15,600 watts hour yung ating power na pwedeng gamitin during daytime. 15,600 divided by 2,238. So pag ganitong computation, makukuha natin 7 hours o 6.97 hours continuous running yung ating aircon. Dalawang 1.5 horsepower na regular aircon ang kayang pag-anayin ito. Ibig sabihin, maning-mani lahat ng mga ilaw nyo sa bahay, pagsamasamayan nyo pa yung mga electric fan, kahit venting electric fan, TV, computer, laptop, charger, kayang-kaya nyan.
yung mga refrigerator, lalo na yung mga bago ngayon, 100 watts, 200 watts, 300 watts lang naman yung consumption niya, napakaliit compared sa mga air conditioning system. Basta yung mga nagpapainit, yung mga heater, mga microwave oven, ang lalakas kumonsumo niyan. So, nagpapainit, nagpapalamig, yan ang mga power hungry appliances. So, dapat i-minimize natin yung oras ng paggamit niyan. Mataas na talaga yung konsumo niyan eh. Malaki na talaga yung power na kailangan niyan. So, ang gagawin lang natin, iklian na lang natin yung oras ng paggamit. Sabi ko nga, ang consumption ng electricity ay per kilowatt hour or watts hour. I-multiply mo yung power rating sa oras ng paggamit mo. So, mahirap ma-compute yung actual computation. So, average computation lang to since yung sun hours ay nagbabago-bago. Umuulan, minsan maulap, tapos marami pang mga factors, marami mga variables na dapat i-consider. So, yung computation lang natin ay para magkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki or gaano kadaming power ang kaya natin konsumuhin nang hindi tayo nag-aalala sa bill natin sa electricity. Ang disadvantage nga lang, kailangan gamitin natin yung na-harvest or kailangan konsumuhin natin yung electricity na naipoproduce ng ating solar panel during peak sun hours, around tanghaling tapat, para mas ma-maximize natin yung output, or else sayang lang. Kasi isipin mo, kapag napuno na nga yung balde, yung baterya natin napuno na, tapon na yung tubig, parang battery lang yan. Kapag 100% na charge na yung battery, tapon power na din. So kung off-grid kasi, hindi naka net metering, so kailangan i-consume mo. Kasi pag hindi mo kinonsumo, tatagal yung ating ROI or return on investment. So kung naka-net metering, ayos na ayos, kasi pwede mong ibalik sa grid, ibibenta mo pabalik sa grid. So bibili nila sa iyo yun. So ngayon naman, balik tayo sa ROI o sa return on investment. So nakaraan, kinumpute na natin yung return on investment. Base sa computation natin, 12 years yung ating nakuha bago natin mabawi yung ating ginastos. So ito ay assuming lang na ang monthly bill natin ay 3,000 pesos lang. So ito yung variable. Kapag 6,000 pesos monthly yung dating electric bill nila, ay mababawi niya in 6 years. So kung 10,000, syempre, di ba, babalik. So ito yung ginamit ko na computation para makuha yung ROI or return on investment. Pero ngayon, iba naman ang ating gagamitin. So, gagamitin natin yung power na na-generate ng kanyang solar panels. Kanina, kinumpit natin, nakakapag-produce yung kanyang system ng 20 kilowatt hour or 20,000 watts hour. Ito yung power generated daily. So, gagawin natin, imumultiply lang natin yung 20 kilowatt hour sa 30 days. So, ito yung magiging power generated monthly. So, monthly harvest ay 600 kilowatt hour. So, i-assume natin, nasa 8 to 9 pesos kasi ano, sabi natin 10 pesos na per kilowatt hour. May nag-comment sa video natin, yung part 2, na mas mura daw yung singil ng electricity sa Mindanao. So para mas madali natin kumpitin, sabi natin 10 piso na yung ating singil. So mas mahal na natin para mas mabilis yung return on investment. So 10 piso per kilowatt hour. So i-multiply natin to sa 10 pesos. So 6,000 pesos per month ang ating nakuha. So kilowatt hour times peso. So 6,000 pesos ang ating natitipid. So ito yung ating savings. Siyempre, para makuha natin yung ROI, return on investment, i-divide lang natin yung nakuha natin na estimate total project cost. So 438,000 pesos yung nakuha natin last time, divided by 6,000 pesos. So 73 months. So ngayon, 73 months divided by 12 months a year is equals to 6 years. 6 na taon, mababawi na natin itong ating initial investment. So sabi ko nga, since ito ay may baterya, paulit-ulit lang, bibili tayo ng baterya. So 6 na taon lumipas, dagdag na naman tayo ng another set of battery. So 8 batteries times 2. So umuusog to ng umuusog. So actually, na-overlook ko to last time. Kasi pag dinoble mo to, gumagalaw rin pala yung ating mobilization, delivery, labor, installation. Dapat one time lang kasi to eh. So pag nagpalit ka na ng battery after 5 years or after 6 years, dapat hindi na ito madagdagan kasi magpapalit ka lang naman ng battery. So pansinin nyo, pag dinoble natin yung 146,000, maging 186 kasi apektado siya eh, naka-formula. So na-miss out ko ito last time. So apektado yung total project cost natin, eventually apektado din yung ating years of return on investment. So pansinin nyo ang difference ng pagkakamali natin sa formula. 7.75 years yung ating computation kasi mali yung ating mobilization and delivery. Dapat kahit magdagdag tayo ng battery, 146 pa rin. So anyway, gawin na lang natin to 146K. Hindi natin papagalawin. So ayun, medyo bumaba. So mga ilang buwan din yung ating hinabol doon. So pag naging 24 tong baterya, 8 years. So kanina kasi naka-formula to eh. So kapag hindi natin inano yung formula, last time na overlook ko, habang dinadagdagan natin yan,
tumadagdag ng tumadagdag, lumalayo yung ating return on investment. So, yung natitipid natin, minsan dito pumupunta sa baterya. So, continuous kasi yan eh, yung off-grid system setup. So, sabihin natin, 25 naman, 25 kilowatt hour, yung maximum na computation natin. 25.2 kilowatt hour yung ating power generated daily. So, 756 kilowatt hour yung monthly harvest. Times natin sa 10 piso per kilowatt hour, 7,560 savings. Ito yung savings natin monthly. So, sa ganitong presentation, sa ganitong computation, may papakita natin na makukuha natin yung ating return on investment sa loob ng more or less 4.82 years o 5 taon. Sabi natin 5 years. So, dito maganda na yung ating setup. Pero sa pinakita natin kanina, sana na-visualize nyo na depende yon sa battery capacity, sa consumption natin. Kailangan sa oras ng daytime, ganito yung consumption natin. Sa oras ng nighttime, ganito yung consumption natin. Depende. Ito yung maximum. Ito yung maximum power generated daily. So sabi ko nga kanina, 20 kilowatt hour to. Ito yung mas malapit sa katotohanan, 6 years. Pero syempre, itong 6 years na to ay nakadepende kung ito ay nakokonsumo natin o itong 20 kilowatt ba talaga ay nage-generate natin daily. Kasi sabi ko nga, pag puno na yung balde sa tanghaling tapat, napuno na yung baterya mo, nakacharge na siya 100%, tapos wala ka namang load during daytime, ay hindi ito ang lalabas dyan. Hindi ito ang power generated daily. Pwede sabihin natin 15 kilowatt hours lang. So, hahaba yung ating taon at hahaba yung ating ROI or return on investment. So, syempre, 8 taon, 2 beses ka na ulit nagpalit ng baterya, tapos, 8 times 3 na to, hahaba na naman to ng hahaba. So, ayun. So, off-grid system kasi to eh. Off-grid system setup. Magkaiba yung off-grid sa on-grid. So, mas maganda talaga kapag grid tie or hybrid system setup. So, isang factor din, syempre, yung baterya. Kapag mas madalas ka magpalit, mas mahal. Tapos, 50% lang yung lead-acid battery. Kapag life PO4 kasi, 70 to 80% yung depth of discharge. So, 80% capacity yung pwede mong gamitin, pwede mong konsumuin. So, mas madami kang makukonsumo during night time. So, mas on the long run, mas ano yun, mas madali, mas mabilis, mas tipid ka. So, kung wala kasing solar, magtitipid ka sa kuryente. Pero, pag naka-solar ka, during daytime, lalo na, tapos marami kang solar panel, unlimited yung gamit mo sa kuryente sa umaga. So, sa umaga lang. Pero kapag may battery capacity ka rin, syempre, kailangan ubusin mo rin yun para kinabukasan, mapalitan, makacharge ulit, isang cycle na naman. So, syempre, depende rin sa ating weather. Sa Pilipinas, may tag-ulan, rainy seasons. So, kapag rainy season, kailangan tipirin mo. Hindi mo pwedeng ubos-ubos biyaya. Kasi maaaring isang araw ka lang nakapag-charge, tapos dalawa, tatlong araw, sunod-sunod, umuulan, wala kang charging. So, kay battery ka lang kukuha ng electricity, kailangan tipirin mo yun. Paabutin mo ng ilang araw kung kailan pababalik yung charging mo. So, anyway, kahit pa medyo nakita natin na medyo lugi si Gulas, bawing-bawi niya naman yan kasi vlogger siya. Alam ko, mag 1 million subscribers na to. 2 to 6 months lang na sahod niya sa YouTube, bawi niya na yan. Kinastos niya, may pambili na ulit siya ng baterya, sobra pa. Anyway, thank you very much for watching. Naway nagustuhan nyo ang video presentation natin ngayon at nakakuha kayo ng konting insight pa, additional information regarding sa kanyang setup. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.